Paano natin malalaman kung kailangan ng palitan yung bola natin or yung fly ball or yung roller? Sa shop manual ng ADB 160, meron kayong makikita dyan na weight roller outside diameter. So, yung standard niya is 19.9 to 20.08. So, ito yon yung outside diameter niya. So, nasa 20 to usually. 20mm. Kahit mga aftermarket, ganun din. 20mm din. Yan, nasa 20. Yan, nasa 20 din. 20mm. Ngayon, halimbawa, meron ng kanto yung bola nyo. Kagaya nyan. Yan, ganyan. Hindi nyo yung basta-basta kailangan palitan. Meron kasi yung outer diameter limit. So, ang limit nito is 19.4. Yan, 19.4mm. Ang limit nung weight roller outside diameter. So, ito applicable lang to sa mga stock na bola. Kasi yung mga aftermarket, iba yung material niyan, syempre. Pwedeng mas matibay ito or mas mahuna yung material na ginamit compared sa stock. Pero ito yung gagawin nating example kasi ito yung malaki yung kanto. Yan. Hanapin natin yung pinaka-flat niya na part nandito sa dulo. Tapos sukatin natin kung ilang mm. So ito is 19.6 yung sukat nito. So pwede pa to kasi ang limit nga natin is 19.4. And depende na sa inyo kung gusto niyo palitan o hindi. Ako, pwede ko pang gamitin to kasi pasok pa naman siya dun sa limit ng outside diameter ng roller or ng bola. Ito, meron ding flat spot tong bola na to pero kapraso pa lang siya. Pwede pa rin yan. Kapag below na siya dun sa limit talaga, mas okay kung palitan niya na kasi ang tendency niyan is posible siyang mabiyak na dito. Pag nabiyak yan, matatanggal yan tapos may iwan itong bakal na to. Mag-aalug-alug yan dun sa loob ng pulley na pwedeng mag-cause ng pagkasira naman ng pulley. Kumbaga, madadamay siya. Kaya mas okay na palitan nyo na kapag na-reach na niya yung outer diameter limit or below doon. So gaya ng sabi ko kanina, applicable lang yung mga measurements na yon sa stock, yung limit. Pero depende na sa inyo yan kung gusto nyo i-apply sa mga aftermarket. Kasi nga magkakaiba sila ng materials na ginamit. Tapos yung limit na yon specific yon sa ADB 160. Magkakaiba din kasi bawat motor.